Magandang hapon. Update muna tayo sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Lunes, July 31, 2023. Ito nga ang minomonitor natin na si Typhoon Falcon ay huling namataan sa layong 1,020 kilometers east-northeast na extreme northern Luzon. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 165 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 205 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong north-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Kagaya nga ng nabanggit natin noong mga nakaraan, ay wala pa rin itong direktang epekto sa kahit na anong bahagi ng ating bansa. Pero pinalalakas nito yung ating hanging habagat. Kaya inaasahan pa rin natin na nakaka-apekto yung habagat sa may Luzon and also sa may Visayas area. And sa kasalukuyan din naman, yung malaking bahagi ng Luzon and also sa may Western Visayas, asahan pa rin natin na magiging maulan yung panahon, lalo na dito sa may Zambales, Bataan area, mas malakas yung mga paulan na inaasahan natin. Samantalang sa Metro Manila, dito sa may Pangasinan, sa may Pampanga, sa may Tarlac, Bulacan at Occidental Mindoro, inaasahan natin yung occasional rains. Dito naman sa area ng Cordillera Administrative Region, sa may Cagayan Valley, pati na rin dito sa may Calabarzon, yung nalalabing bahagi ng Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, at nalalabing bahagi ng Mimaropa, asahan naman natin na maulap pa rin yung papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ganon din naman sa may Western Visayas. Sa nalalabing bahagi naman na ating bansa, mas magandang panahon yung asahan natin na may mga tsansa na mga localized thunderstorms, lalo na tuwing hapon at sa gabi. Ito naman yung latest track netong si Falcon. Asahan nga natin na in the next 12 hours, yung direction na tatahakin niya ay north-northwest. And then, patungong magtutungo siyang west-northwest bukas. So, posible lumabas na si Falcon na ating area of responsibility bukas ng hapon o di kaya ng gabi. At inaasahan nga natin in the next 12 hours na patuloy pa rin lalakas itong si Falcon. So, ito nga, kagaya na nabanggit natin, itong si Falcon ay na-enhance yung ating hanging habagat. Kaya, inaasahan nga natin yung mga malalakas na pag-ulan, occasional to monsoon rains over western portion of Luzon and Visayas in the next 3 days. So, kaya pinag-ingat pa rin natin yung ating mga kababayan na nakatira sa landslide at flood-prone area. So, yung ating mga kasamahan sa Regional Services Division maglalabas pa rin ng mga rainfall advisory, thunderstorm advisory o di kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. And also dahil nga nabanggit natin na na-enhance netong si Falcon yung ating southwest monsoon, asahan nga natin yung mga malalakas na hangin, posibleng pabugso-bugsong malalakas na hangin din sa may Zambales, Bataan, central at southern portion ng Aurora, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, malaking bahagi ng Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Yan ay for today. For tomorrow naman sa may Batanes, Babayan Island, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, central at southern portions ng Aurora, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, malaking bahagi ng Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. On Wednesday naman, ito yung mga pabugso-bugsong malalakas na hangin sa may Batanes, Babayan Island, Ilocos Region, Abra, Benguet, Aurora, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, western portion ng Northern Samar at malaking bahagi ng Western Samar. At yan muna ang latest updates ating bagyong si Falcon. Follow at ilike aming Facebook at Twitter account, TOST_PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, TOST-PAGASA Weather Report at bisitahin ang aming website, bagong.pagasa.tost.gov.ph. At yan muna ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Veronica Torres.